Okay guys, good morning at isang pagpalang araw sa ating lahat. So magbabalik po ang Hardest Channel para dito sa ating part 2 na ididetalye natin ang kabuuan po nito. Doon po sa naunang video ko, so kulang po yun, tsaka medyo nagkamali ako nung upload to kasi inedit ko, hindi ko napansin yung mga error doon. So ito po yung ipapakita ko po na buo. So abangan nyo guys, then panoorin nyo po. Una po, Hardest, check muna natin yung ating position ng ating kalan. So meron po ako ditong mini level. Ito po. So gagamit po tayo nito. Pero kung halimbawa wala naman kayo nito, so estimate nyo na lang kung nakalevel yung inyong kalan. Kasi po, bakit ko po nasabing dapat ile-level nyo? Kasi po, yung ating passage ng oil, so dapat pantay po lang doon sa chamber. Para po yung oil natin, nakalevel din po yan papunta doon. So okay po. So gagamit tayo ng mini-level. Sayang po. Tingnan nyo po, pantay po siya. So yan yung ating flooring, so hindi pantay. Ayan, kinalangan ko ng martilyo. So ayan po, kasi hindi po pantay yung ating flooring. So ayan, nakuha naman natin yung ating detail. So ngayon Hardest, unang i-check natin yung ating level ng ating oil. So meron natin po itong laman na oil. So ngayon ito po, naka minimum level po siya. So ang gawin natin, ino-normal natin siya. Ayan, balik natin sa normal. So ang indicator po niyan, para natin na masabing normal na po siya, pantay po yung bolt niya dito sa nut. Ayan, pantay po siya. Then dahil nakasarado po yung ating ball valve, so i-open natin. So okay po, na-open na po natin yung ating ball valve. So tingnan natin yung ating oil, kung dumadagdag po siya. Then meron tayong panukat dyan, yung ating welding rod. So ito po mga Hardest, yung ating panukat dito. So yan po yung normal level nya. Meron po siyang marking dyan sa dulo. Ito po. Yan, ito po siya. So nasa sukatin natin kung anong level to, kung anong sukat nito. So ito pong ating marking dito. Ang sukat po niyan is nasa 11mm po yan. So mahigit 1 cm. Ito po. So sukatin po natin yung nasa loob ng chamber oil. So ayan po. So sakto lang po. So yan po yung kanyang normal level. So ayan po. Yan po yung normal level niyan. So ayan. So hindi po nagbago. Ayan. Ganun po kadami yung laman niyan diyan sa loob ng chamber. So ito po yung sukat natin ng normal level. So kung ito itataas natin, tataas din po yung langis niyan. So okay po. So ngayon, papakita ko naman po yung minimum level niya. So yan po. So magbabawas po tayo dito ng oil.
So gagamit po tayo ng syringe para mabawasan natin yung laman ng ano. Laman ng chamber. Para makuha natin yung ating minimum level. So ayan po. Bali nabawasan na natin. Tingnan natin yung kanyang ano level ng oil kung hanggang saan yung ano niya, level niya. So ayan po, naka-adjust po yan sa baba. Ibig sabihin naka minimum level po siya. Then naka open po yung ating ball valve. So ayan po. So ayan, nagdadagdag po siya. Then sukatin ulit natin kung hanggang saan yung kanyang minimum level. So ayan po. So ang minimum level po niya nasa kalahati po ng ating normal level. So alos nasa 0.5 cm po yan. So ayan po, hindi po nagbago. So ayan po, yan po yung level ng kanyang minimum level. So yan yung dami ng oil dyan sa chamber. Kapag ang setup natin ng adjuster, ganito. So okay po mga kardes, ito po yung minimum level, nakaangat tong ating bolt. Then kapag nasa normal, naka-flat lang yan. Pantay po dito sa ating nut. Okay po. So nakuha po natin yung ating accurate na level ng kanyang oil. So ngayon mga kardes, pag fire test natin, pag sindi natin, dapat ganun lang yung oil kadami. Okay po. So pwedeng mas konti dyan, pero dahil andyan na yung oil, so pwede na po yan na ganyang karami po bago po tayo mag-start magpa-apoy. So okay po. So ngayon unahin po natin, maglinis muna tayo ng ating spark plug. Ito po. So tanggalin po natin ang spark plug. Ayan. Tanggalin natin itong naka-clip. Ayan, ito. Ito yung connection niya. Ayan. Then, naka-thread po ito. Kaya ko po lilinisan to kasi po nagamit ko na po ito. So, na-fire test ko na po ito. So, kapag ginagamit po natin ito, nadudumihan po yung ito. Yung dulo ng ating spark plug. So, pupunasan lang po natin yan. So, punasan natin ng papel. Ayan. So, ganun po. Mga kardes, so, pag nagluto po tayo, mag-uumpisa pa lang tayo. So, dapat linisan mo natin yung spark plug. So, madali lang po tanggalin. So, may ano po yan, may thread po yan. Ayan po. Bali po ang thread niyan, ang sukat po niyan is 1/4 na coupling. So hinati ko, pinutol ko, kaya ganun lang siya kahaba. So kasya po ito dito sa aking ano, spark plug. Ayan. Kasi po bago po ako bumili ng spark plug, bumili muna po ako ng 1/4 na coupling. Para masukat ko kung
sakto po siya kapag pinasok mo po ito sa kanyang thread. So dapat match po to doon sa thread ng kanyang coupling. So okay po. Then ibabalik na po natin. Ayan po. So madali lang naman po ang pagbalik niya. So ayan. So kahit hindi naman po masyadong higpitan, okay na rin po yan. So basta mag-lock lang siya ng konti, okay na. So pwede na po siya. Naka-usli na po yung dulo ng ating spark plug doon sa loob. Ayan po. Then ibalik natin yung ating connection. Ito po, naka-clip lang po to para hindi mahirap. Hindi mo na siya pipihitin pa. So, ayan po. Ayan, nakaipit lang po siya. May clip po siya. Ayan. So, okay po. So, ngayon po, Cardes, gagawin natin. Maglalagay tayo ng tissue sa loob. Sa tissue natin. Ito po, maglalagay po tayo ng tissue sa loob. Ito po yung papataka natin ng gasolina. So, para po magamit natin yung ignition switch. So, hindi na tayo gagamit ng posporo. So, gasolina na lang. Then, pagganahin natin yung ignition switch. So, yan po. So, huwag natin masyadong ilulubog doon sa sa oil para meron pang makapitan yung ating gasolina. Then ito po mga Cardes, gasolina po to. So konti lang, papatak natin. So bago po yan, kailangan po natin saksak muna yung ating okay na po, nakasaksak na po yung ating power supply. Dito po, sasaksak natin dito sa ating pimin jack. 12 volts po to sa AC. So, yan po. So, yan po ang ating power supply. Then, lagyan na natin ng nabasa na masyado yung lagyan ulit natin ng tissue kasi lumubog na yung ating unang nilagay na tissue. Importante po may may malagyan tayo ng gasolina. Ayan po. So mga Cardes, lagyan natin ng ng gasolina yung ating tissue. Ayan. Then, i-power on natin itong ating power supply. Dapat nakasagad na po siya. Okay po. Then, pitin natin itong ignition switch. Yan po, mga Cardes. So, one click po yung ating ignition switch. So, ngayon po, dahil gusto nating palakasin yung apoy, so pipihitin muna natin sa normal level. So, ayan. So, naka-minimum level po siya kanina nang nag-start up po tayo. So, ayan po. So, pantay lang po ang kanyang bolt. So, ayan. So, ibig sabihin, nasa normal level po siya. So, ayan po mga Cardes. So, i-detalye po natin ang mga function itong ating DIY kalan. So, una po, meron na po tayong
oil regulator, meron tayong adjuster, so meron na tayong ignition switch, then meron tayong toggle switch, AC, DC, then controller para dun sa blower, then meron tayong input ng ating 12 volts para sa battery. Yeah. Yung para sa external battery. So, pwede po natin lagyan to. So, kung meron po kayong battery ng motor o battery ng sasakyan at 12 volts, pwede po ilagay dito. So, gumagana po ito. Yan. Wala po akong available na battery kaya hindi ko po siya matesting. Pero 100% working po siya. So, ito po, pwede rin po itong lagyan ng battery kung meron kayong nail jack na para dito. Ngayon, kung wala naman, babalatan nyo lang yung dulo ng wire, then iipit nyo lang dito. So, double purpose yan. Pero, pwedeng dito, pwedeng dito. Ito ngayon sa AC to. Yan, sa AC line po yan. Dahil gumamit tayo nito. So okay mga Cardes, shoutout tayo. I-flash na lang natin sa ating screen. So shoutout po sa lahat na gumagawa ng kalamit. Shoutout po sa inyong lahat. So mga Cardes, yan po ang kanyang performance ng kanyang apoy. So yun po yung nasa normal level ng ating langis. So yan po mga Cardes, so bluish naman po siya. Pang household po mga Cardes, napakaganda po niyan. So, kung pambahay lang po, so napakaganda po. Maganda rin kasi buwis. Ayan, maganda rin po. Ngayon po mga Cardes, ang gagawin natin, papahinaan po natin. Tingnan natin kung maganda pa rin yung kanyang apoy na kahit nasa minimum level po ang kanyang lakas ng hangin. So ayan po. So ayan po mga Cardes, nasa number 1. Ayan. Nasa number 1 po siya mga Cardes. Pero yung kanyang apoy, so maganda pa rin. Ayan. Tingnan nyo pong maigi mga Cardes. Ang ganda pa rin ng performance ng kanyang apoy. Kahit po nasa minimum level yung kanyang oil. So okay po. Wababa. So ayan, nasa minimum level po ang kanyang oil pero ganyan po yung kanyang number 1 level ng kanyang hangin. So ayan po. Nasa number 1 po siya. So kung titingnan nyo po, ang kanyang apoy, bluish pa rin po siya. Yan, yan po mga Cardes. So napakaganda pong pang-in-in ng kanin. So yan. Noong una po na video ko,
Hindi maganda yung kanyang apoy dahil po nasa labas po ako noon. Mahangin po. Ayan, nandito po ako sa loob. So, ang ganda po ng kanyang apoy. So, first time ko pong makagawa ng nozzle na ganyan ang performance ng apoy niya. Na naka number 1 level lang po ang kanyang controller. Ayan po, halos sagad na po siya. Then napakaganda po ng kanyang apoy. So kung pang-in-in po mga cardes, napakaganda. So ayan. Unlike doon, ang mga nagawa kong mga nozzle noon na kapag nilagay ko sa number 1, wala na. Mapula na siya. Then, ayan, sabog na yung kanyang ano, apoy. Ito po, napakaganda. Kahit po yung oil niya is nasa normal level. So, ayan po. So, salangan po natin. So, ayan, ha. Halos hindi makita dahil po bluish po siya. Yan po yung ano, yan po yung hinahanap ng iba na kapag mag-inin ng kanin, so dapat yung kahit mahinang mahina na yung apoy, blue pa rin po siya. So yan po. Iba po ang style po ng ano, ng nozzle na to. So, experiment ko lang po ito. So, okay naman po yung kinalabasan niya. So, panakasan po natin. Ayan. Ayan po siya. Kita. Ayan po mga brothers ang kanyang performance ng kanyang apoy. So, malakas na po yan. So yan, painahan ulit natin. Balik natin sa minimum level, number 1. So yan po, naka number 1 na po yan. So napakaganda pa rin ang kanyang apoy kahit number 1. So yan po. Napakabanayad po mga ka-harness yung ating apoy na nasa level number 1. So ayan po siya. So bluish pa rin po siya. So iba po ang style ng aking nozzle nito. So sa totoo lang po, experiment ko lang po to. Dahil tinignan ko, sabi ko, ano kaya kung ganito ang gawin ko, kung pwede ba ganito. So, okay naman po yung kinalabasan niya. So, ayan po. Napakaganda po ng kanyang apoy. Kung naninilaw man po siya, nahanginan po siya. Pero kapag hindi masyadong ano, napapasukan ng hangin sa labas, yung galing sa labas, ang ganda ng apoy niya. Ayan. Clear blue. So ayan, nasa number 1 po yan. So ayan mga cardes, ang gagawin natin para mapababa natin yung apoy, papakita ko naman sa inyo yung pag-control ng ating adjuster. So baba natin, lagyan natin sa minimum level. So ayan po. So ayan.
So nakosli na po yung kanyang bolt. So ibig sabihin nasa minimum level na po siya. So ayan, unti-unti po siyang bababa. Kasi po yung oil niya bababa rin po. So adjust ulit natin sa number 1. Tingnan natin kung maganda pa rin yung performance. So ayan po, naka number 1 po yan. So ayan. So number 1 po ang kanyang ayan, controller. Ayan, naka number 1 po siya, pero ang kanyang apoy ganda pa rin. So ayan po, bluish po siya. So ito mga Kardes, para safe ang ating ano, safe ang ating kalan. Kung halimbawa nagluluto ka ng bigas, then nagpapakulong ng tubig, pwede po tayong gumamit ng conduction plate, heat diffuser. Ayan, ito po. Para safe na safe po ang ating kalan. So, pwede ka pong gumamit. So, ayan po. So, napaka-safe po ang ating kalan kasi po, pag nag-overflow yung ating tubig, dito siya babagsak sa gilid. Then dito na siya tatagas, dito na siya tutulog. Hindi na siya doon papasok. So ito ang kagandahan. So kapag ganito ang design ng inyong kalan, ayan, yung open ang chamber, dapat meron kayo nitong conduction plate. So napaka-safe po nito. Kahit na yung design ng yung ordinary lang po, kahit na wala na pong splash proof yung inyong chamber, so meron lang kayong ganito, safe na safe na po ang inyong kalan. So okay mga Kardes, ang ipapakita ko naman sa inyo, ito yung sinasabi kong additional parts natin, yung sa anti-smoke and anti-smell or para ma-eliminate natin yung mabahong amoy, then ma-eliminate natin yung usok. So ito po. So tulad ng sinabi ko, kung meron kayo nito, huwag nyo itatapon. Mapapakinabangan nyo po. Lalo na po kung ang chamber nyo is detress. So yan po. Papakita ko na po kung paano po ito gawin. Simple lang po. Papatong lang naman po yan dyan. Okay, una. I-off muna yung ating blower. So yan. So naka-off na po siya. Then syempre pag walang takip yan, then mamatay yung kanyang kanyang apoy. So uusok po yan, then mangangamoy. So gagawin nyo po, lalagyan nyo lang po nito. So yan. So wala na pong usok, then wala na pong amoy. So yan po mga Kardes, ito po yung pinaka importante dito, kasi ito po yung inaayawan ng iba. Kasi nga po, pagkatapos magluto, mabaho ang amoy, mausok. So ngayon may solusyon na po tayo. So okay po mga Kardes, so sana nagkaroon kayo ng idea dito. So ayan. Ngayon naman kung malaki yung chamber nyo, so hindi po ito kakasya, then pwede po kayo mag-fabricate ng malaki. Kaya lang syempre gagawa na po kayo. Di tulad nito, hindi ko na ginawa yan, binutasan ko lang, then inalis ko lang yung marka nya. So ayun. So hindi na po ako nag-fabricate. Kaya nagkataon naman na yung chamber nya, yung diameter nya, kasing laki din ito. Yung butas ng chamber natin, kasi laki din ng diameter nitong ating galing sa spray paint na yan. So yan po, walang nakalabas na usok. So siguro kung meron man, konti lang po, then kung may amoy man, konti na lang po. Hindi na yung talagang grabe na tulad nung wala tayong nilagay diyan.
So may nakita po ako nito, matagal na po, dito rin sa DIY Kalan. Ang nilagay po niya, plain sheet po. Ang problema po ng plain sheet, kung hindi pantay yung yung bunganga ng chamber, may sisingaw po siya. O kahit pantay eh, kasi yung plain sheet natin, hindi mo naman masabing pantay na pantay yan eh. Laging may sisingaw. Di tulad nito, ito po may stopper po yan. Ito po, nilagyan ko po yan ng ring kasi may curb po yan eh, sa loob. Then pinatungan ko po ng ring na mga halos mga 1.5 cm po yung pinatong ko dyan na ring. Then naglabas po ako ng 1 cm dito para lock dito, so hindi siya malalaglag. Then para saktong-sakto po, so hindi po makakasingaw yung usok niya dito. So para lang po ito sa detress. Bahala na po kayo kung halimbawa malaki man yung chamber nyo. Bahala na po kayo mag-fabricate nung tama lang doon. So ito, para to sa detress. So ang masasabi ko lang, may papayo ko lang po sa inyo, kung meron kayo nito, yung mga wala nang laman na sa spray na pintura, so huwag nyo pong itapon. Mapapakinabangan po natin yan. So pwede natin ilagay dyan. So magiging suppressor siya, or guard protector. So anti-smoke, so anti-smell. So ika nga, odorless na po siya, then smokeless. Yan. So okay po mga Cardes, so, hanggang dito na lang po ang aking video. So part 2 po ito doon sa nauna kong video, kasi naguluhan ako doon, kasi nung pag-edit ko may mga sound na hindi akma doon sa video, kaya nadismaya ako. So pasensya na po, kaya nagkawa po ako ng part 2 nito, at para maipakita ko sa inyo ang buong detalye po nito. So yan po yung kabuuan nito. Kumbaga kumpleto po ito, detailed explanation, so detalyado po siya. So, okay po, so hanggang dito na lang po. So maraming salamat po sa mga nanood, at sa napadaan dito sa channel ko. So bago ka pa lang po dito sa channel na ito, please subscribe my channel, and paki-like and share na rin, then paki-click ng all para lahat ng video na i-upload ko, updated po kayo. So again, good morning and God bless.